maligayang pagbabalik dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Welcome back. For today's video guys, nakikita niyo po ang old cabinet. Ita-transform po natin ito sa isang rustic look at distressed type paint ng cabinet. So watch out guys hanggang dulo para makita niyo paano natin gawin at paano mag-transform ang old cabinet na ito. First step po natin gagawin ay linisin po muna natin mabuti ang lumang cabinet. Alisin po natin ang mga alikabok, ang mga mantsa at ang mga hindi kanais-nais na dumi sa old cabinet na ito bago natin simulan ang ating project. Linisin lang naman po natin ng mabuti. At ayan po, may nakita po kayong plywood na medyo tuklap na. So kailangan na po natin alisin ito para pag pininturahan po siya ay very smooth na po. So tanggalin lang po natin yan. Mamaya ipakikita ko po sa inyo ang isang klaseng disenyo ng pagpintura kung paano po mag-distress. Distress po, i-distress po natin yung ating pinunturahan para maging rusty po siya or maging country farm look ang ating old cabinet na talagang sadyang napakaganda naman po talaga. So subaybayan niyo po hanggang sa dulo. At ngayon naman po ay tatanggalin po natin yung salamin dahil nabasag na po ang salamin nito sa harapan. Tatanggalin po natin ito at papalitan po natin mamaya na panoorin po ninyo kung ano ipapalit po natin. Napakaganda pong isang DIY na para ipapalit po natin dyan sa salamin na nabasag. Tanggalin lang muna po natin yung salamin at mag-ingat lamang po at dahil basag na po, may lamat na po ang salamin ito. So hanggang mamaya po, dyan lamang po kayo, panoorin mabuti. Ngayon naman po ay nakakita ko ng lumang cabinet handle. So kinuha ko lamang po ang luma na ito na cabinet handle para mapakinabangan po natin. Ayan, at pinunturahan ko lamang po ito ng color black. Galing po ito sa lumang cabinet na sira. So para mapakinabangan po natin. Next po, ayan, net screen na ito. Net screen, galing po ito sa kapitbahay namin. Hiningi ko lang. Bali, ito po ang substitute natin na ipang sasubstitute natin sa salamin na nabasag. So kinuha lang naman po natin yung sukat ng salamin at pinunturahan po natin siya ng color black. Kung wala pong available na ganitong klaseng screen na plastic screen, pwede rin po yung chicken wire. Pwede rin pong gumamit ng chicken wire. So makita ko lang po yung sa kapitbahay namin, hindi na ito ginagamit, so hiningi ko na lamang. Next po natin gagawin ay gagawa po tayo ng stopper para sa divider po. So, wala po akong metro na available, kaya gumamit lang po ako ng dalawang kahon na magkapantay.
Bali, ito po ang gagamitin ko nga, panukat po. At dito ko po ipapatong yung salamin para po makabit ko po yung stopper na gagamitin po natin para may magsilbing hawakan para sa glass na ito. So, gumamit lang po ako ng parehong sukat ng karton. At yan po, at mamaya po ay susukatan ko po kung saan ko po ilalagay yung stopper. Inarkahan ko lamang po at doon ko po ilalagay yung stopper mamaya para maipatong po natin itong salamin na ito para magkaroon po siya ng divider. Ang ginamit ko pong stopper, wala po tayong available dito kundi meron lang po tayo dito na metal hook. So, discardihan na lamang po natin para hindi na po tayo bibili. Kung ano lang po available na kagamitan sa ating bahay, yun lang po yung ating gamitin at magagawa naman po natin ito ng paraan. At ganito pong ibig ko sabihin, ayan po yung ang ating patungan ng salamin, yung sa pamamagitan ng stopper na ating inilagay, metal hook. Pero huwag pa kayo mag-alala para mas matibay po siya, hindi gumalaw-galaw, ay didikitan po natin siya ng stick glue. Ngayon po ay gagawa naman po tayo ng hawakan ng cabinet. So bumutas po muna tayo sa pamamagitan ng barena. Sinukat po natin ito para po maikabit po natin yung barena ng ating pininturahan kaganina. So, ayan lamang po. Kung wala po tayong barena, ay maaari po tayong umiram sa ating mga kapitbahay or pwede rin po dito na manual na butasin po natin ng pako na padahan-dahan lang po para po magkaroon po siya ng butas. At yan po, kinakabit ko na po ng mabilisan ang ating metal handle para sa cabinet na ito. Shoutout po pala sa ating mga members, sa ating mga silent viewers, organic viewers, returning viewers. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At sa mga baguhan po na napadpad sa ating channel, huwag po natin kalimutan i-like, i-share at pakisubscribe na po. At ito na nga po, kinakabit po natin yung ating pang substitute na sa salamin. Yung pininturahan po natin kanina na plastic screen wire, ito po siya. Diba napakaganda po niya? Ito po yung screen wire na galing sa aming kapitbahay na hiningi ko lang. Kaya pininturahan ko lang ng itim at parang naging chicken wire siya. So ang ganda po ng effects niya. So napakaganda po pagmasdan. Ito po yun. Hindi po ba napakaganda? Katulad po ng akin lagi sinasabi, kailangan maging smart po tayo, maging practical, resourceful, at pag-anayin natin ang ating mga abilidad para magawa po natin ang mga bagay-bagay na ating palang makakaya. Ngayon naman po, ayan po, ganito po ang pagdi-distress. Isang uri po ng design ng pagpintura sa isang furniture, dinidistress po natin siya. So, inis-is po natin siya ng liha. So, final coating na po yung pintura na yan, pero iisisin po natin siya para lumabas po yung dati niyang kulay para magkaroon po siya ng design. Ito po yung distress na tinatawag, distress. So maganda po yan pag sa malapitan po ninyong titignan. Medyo parang oak wood, parang country farm look. Rustic po ang kakalabasan ng ating design ng cabinet. So isisin lang lang po natin ang paligid, ang mga kanto para malumabas po yung detalye ng cabinet nito. Napakaganda po nito. At ito na po ang kinalabasan ng ating pagdi-distress sa ating furniture. Oh, di po ba napakaganda po niya? Lumabas po yung detalye. Talagang at least naging iba ang look ng ating aparador. Ngayon naman po, ayan, tatulad ng aking sinabi kaganina, ayan, nilagyan po natin ng stick glue para madikitan po natin yung salamin na ipapatong po natin dito para lalo po siyang tumibay, hindi umalog-alog, hindi matanggal. So, ginamitan po natin siya ng stick glue. A few moments later. Thank you.
Sa mga susunod po na video natin ay gagamitin po natin itong cabinet na ito dahil gagawa po tayo ng isang DIY coffee bar station. Coffee bar po para sa ating mga bahay, pwede po tayong gumawa ng coffee bar. So gagamitin ko po itong cabinet na ito para sa ating upcoming video na coffee bar. Sana po na gustuhan nyo ang ating munting project at sana po ay meron po kayo natutunan mga tips and tricks na napakadaling gawin lamang, kayang-kaya po ninyo. Sa pamamagitan po ng panonood ng mga video tulad nito, magkakaroon po kayo ng idea kung paano po ito gawin. Napakadali lang po lamang at napakamurang halaga ang ating ginasta sa ating project na ito. Maging resourceful lang po tayo at creative dahil maraming mga bagay-bagay na akala natin patapon na ay maaari pa natin gamitin at gawa ng paraan tulad ng mga DIY. Sa palagay po ninyo nakatulong at inyong nagustuhan ang video ito, huwag kalimutan bigyan ako ng likes, share at paki-hit na rin po ang notification bell para po ma-update po kayo sa mga susunod pa natin mga home projects, home improvement, sa mga susunod pa natin mga video. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Keep safe. Goodbye!